The Lord give mercy unto the house of Onesimus, for he oft refreshed me, and was not ashamed of my chains. But when he was in Rome, he sought me out very diligently and found me. Sabay-sabay. The Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day, and in how many things he ministered unto me at Ephesus, thou knowest very well. Okay, ulitin ko lang yung 12, no? Sabi dyan, for the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed. And I'm persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Let's pray, Lord. Ang salamat sa inyong mga salita again. Ay Paul and Timothy Panginoon, makita namin ang testimony nila, kung paano pa sila maglingkod. Gawin namin pattern para sa sarili namin na ministry, Lord, at buhay Kristiyano. I pray na kayo pong magpala, Lord, lagi sa aming mga pag-aaral at sa ganda na personal life namin, Lord, sa wala kami dito. Kami po'y nanampalataya pa rin, sinisip pa rin namin yung kalooban. Especially dito, Lord, may times na mausubo kami. At ngayong week nga po, Lord, dahil pagsubok, but I pray na intindihan namin, alam namin, kilala namin kayo kung sinong pinanampalatayan namin, at therefore, kami hindi titigil, manampalataya at maglingkod sa inyo, Lord, at ulit may kita namin sa ginawa ni Paul and Timothy dito, Lord. Kailangan po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good evening po sa lahat. Good evening po. Title nito, ito na lang. Kasi yun ang ano natin, no? So, I know whom I have believed. Kilala ko ang aking pinanampalatayanan. Kilala ko kung sino ang aking pinaniwalaan. Okay? Kanina ko nagtiwala. So, hindi naman, ano yun, no? Kanta yan, eh. Ang nahirapan pa kayong basahin kanina, eh. Ay, nahirapan. So, believed, sa believed. Sa kanta lang yun, kasi kanta, eh. Pero, okay, hindi naman yan. Believe, persuaded, committed. Okay. So anyway, last week po, ang title natin last week, inakalala sa verse 9, according to God's purpose and grace. So yun last week. So ibig sabihin, lahat ng ginagawa dati natin, ayon sa kalooban ng Diyos, biyaya ng Diyos. So, pag sinabing purpose, ano ba ito, saan tayo ginawa? Saan ginawa to? Bakit ganyan? Bakit ganito? Alamin natin, and then, umalign tayo doon. Hindi tayong lalayo doon. Yan po yung last week. Kaya ngayon, tuloy lang po natin to ngayon. Sabi dito, but is now made manifest. Sino yung... kasi yung huling ano dito, sinasabi, ang Panginoon nga nagligtas sa atin, pero... according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus. So, ang pinag-uusapan dito, sige nga, ano yun? Ano yung binigay sa atin? Before the world began. Tignan nyo, dyan naman yung ano eh. Ano yung binigay sa atin ng Diyos? Tama naman, binigay sa atin ng Panginoon, niligtas tayo. Pero dito, ano yung which was given us in Christ Jesus? Ano yung binigay? Ala nyo, konti lang tayo. Kaya, ano yung binigay which was given us in Christ Jesus before the world began? Sinabi ka na, no? Asama na. Purpose. Ano? Ha? Hinaan mo pa. Ano? Palagi mo lang. Just looking at the verse. English lesson to. Ano? Works? Gospel. Kaligtasan.
Ulitin natin, baka pa tayo ng konti. Sabi dito, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but again, si Paul nagsasabi kay Timothy, huwag kang mahiya sa akin, sa Panginoon, kanyang, but be thou partake of the affliction, so, hayaan mong, parasahan ka rin, or persecute ka, naman niya, makulong. Kasi, ayun ay kasama talaga no, sa paglilingkod, especially para maligtas yung mga ibang tao. Sabi dito, who had saved us? Siyempre, yung sino who had saved us? Hindi, dito lang. Dito lang sa ano? Sa context. Ang direct context, siyempre, si God, di ba? Siya nagligtas sa atin and called us with an holy calling that according to our works, but according to His purpose and grace, which was given us. Ano yung binigay sa atin? Ang tanong kanina. Ayun yan. Kasi tama lang yung sinabi niya, kaligtasan. Pero tama rin yung purpose and grace. Okay? So, pero mas tama yung kaligtasan. Pero direct context, purpose and grace. So, binigay niya sa atin yan. Okay? Ngayon, but is now made manifest by the appearing of our Lord and Savior, our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. So, nung dumating daw ang Panginoon, lalong naging malinaw. So, ano nga yun? Tama, purpose and grace, siya kaligtasan. Okay? Kasi nung niligtas siya yung sarili niya, ibig sabihin, may everlasting life pala, mayroong life after death. Yun yun eh, kaya naging malinaw yun. Kaya ngayon, yun, kaya hath abolished death. Ibig sabihin yung kamatayan pala, ito yung hindi pa katapusan. Okay? And brought that life and immortality. So, again, buhay na walang hanggan and death. Immortality, hindi na mamatay. Kasi pag nabuhay ka magmuli, hindi ka na mamatay. Wala nang second and ano ulit. Namatay, namabuhay, namatay, nabuhay. Ano yan? Walang ganon. So, nabuhay tayo magmali, immortal na tayo. To light, immortality to light. Ibig sabihin ng to light, ibig sabihin nakita nga. Lalong nakita. Dahil kay Jesus. Sabi dyan, to the gospel. Kasi nga, hindi naman tayo lahat dapat nakita natin si Jesus para tayo maniwala. Ibig sabihin, yung katulad natin ngayon, ay paano hindi ko nakita si Jesus na buhay magbuli. So, pero to the gospel, intindihan mo rin na wala nang kamatayan. No? Ayun yun. Okay, so basic yun ha, pero inuulit lang natin. Pero itong maganda sa pag, you know, word for word, verse by verse natin. Yung ibang pagkakasabi about something na alam na natin, na alam na alam na natin, pag ginamitan ng ibang pagkaka-describe, nagiging lalong mas malinaw. Okay? Ayan. So, ngayon, where unto? So, ano na naman yan, no? Tuloy-tuloy lang yung, ano, passages dito. Another, so, ano naman yung where? Ano yung tinutukoy? Where unto? Ibig sabihin, dahil doon at para doon, ano yung, ano? Yung gospel pa rin. Ganyan yan eh. So, tinutuloy-tuloy niya, dinidescribe niya, marami siyang description about the gospel at saka purpose ng Diyos. Kaya, ikaw ay preacher, para saan? Ano pinipreach mo? Di gospel, para maligtas yung mga tao. And an apostle. So, hindi lang siya basta preacher, say apostol, okay? Malinaw dito, tinutukoy niya siya lang, no? So, maraming apostol, pero, particularly, pinag-usapan natin yung ministry ni Paul. So again, malinaw siya, apostol. And a teacher of the Gentiles. So ito yung medyo special na naman sa kanya. So again, di si Paul po yung nauna sa mga Gentiles, ha. Maalala, naalala nyo, natapos natin yung Acts. So ang una pa rin inano ng Panginoon, si Peter. Pero, sabi rin niya sa Galatians sa atin, di ba? Yung talagang mas effective si Peter sa Jews. Dating Jews. Okay, pero si Paul, mas effective siya sa mga Gentiles, hindi sa mga Hudyo. So, later, nag-split sila. No? So, parang leader of the mga Gentile churches talaga si Paul.
okay? Na nag-mission doon. Okay, ito na yung title natin. Kaya sabi dito, for which cause, ano yung cause na yun? Yung pa rin, di ba? Kaya nga ako nag-preach, parang maligtas sila. At kaya ngayon, for which cause, kaya ako yung nag-preach, I also suffer this thing. So pag ikaw pala nag-preach, hindi lang preach, saka tulad ginagawa natin, alam nyo naman yung ginagawa natin dito. So kung mag-preach lang, madali lang yan eh. Kaya yung iba po, kahit ako, yun exactly yung nasa utak ko. Gusto kong maglingkod sa Diyos, pero ayoko nung pastor kasi napaka-komplikado. Eh paano ako mag-set up dyan? Ano pa lang, gastos na, di ba? Tapos hindi nga ako magaling sa tao noon hanggang ngayon, di ba? So hindi man, di man ano ng utak ko nung mga, pero si gusto ko mag-preach lang. Pwede naman, di ba? Ewan ko pa naman si pastor, medyo inasar ako. Ang galing nung banat niya eh. Talagang saktong-sakto ba? Sabi niya, ano, inisa-isa kami, paano ginagawa ko sa inyo? Anong gusto mong ministry? Ako po, choir. Madalas yung madali, choir. Sabi ko, preach po, preach. Ano, preach lang ng preach. Ganun lang ako. Napaisip tuloy. Ibig sabihin, maganda kayo mag-preach kasi hindi yung basta-basta. Tsaka, ayun, so yun nakuha ko dun eh. But anyway, saan ba ako? So, teach, apostle, preacher. Kaya nga, for this cause, sabi dyan, I also suffer these things. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng preach lang, preach. Pag meron ng suffering, pag china-challenge ka na, pag nasasaktan ka na, may nagagalit na sa'yo, may nagusumbong na sa'yo, mga ganun, ayoko na, hindi pwede. Kasi sabi niya, yung dahilan kung bakit ko hinahayaan pag-suffer these things, bukod sa naghihirap, sinahayaan mo yun eh. Kasi alam niyo, kahit anong paghihirap, pwede mong iwasan eh. Nung ayaw ko na, ayaw ko na magkaroon ng kaaway, titigilan mo yung dahilan bakit ka nagkaroon ng kaaway. Sabihin naman nila sa iyan, di ba? O ano yung nagpapasakit sa puso mo? Ano mahirap sa pastor? Yung pinakamahirap? Parang kailan lang, ito pinag-uusapan natin eh. Pinag-uusapan natin. Ano yung pinakamasakit sa pastor? Sa palagay mo, Essie? May mawala sa church. Sakto agad. Hala ko, iikot muna tayo eh. Eh, totoo yun, no? Tsaka yung ano, harap-harap, pinag-isinungaling nga, di ba? Ang hirap nung paano mo yun yung ano, di ba? Parang nag-uusap kasi kami itong mga ito eh. Parang di mo malaman, gusto mong pagbigyan, at the same time, gusto mong banatang para matuto. Tapos harap-harapang, ganun eh. Buti nilang hindi tayo baguhan din dyan. So anyway, tama yun, masakit. Ito lang. Pinagtsagaan mo ng matagal, bigla lang mawala, walang kwenta-kwenta dahilan. Ang bilis lang. Ang sakit nun, di ba? So, ganun din. Sige, okay lang si Paul. Sige. Mawala kayo. Hayaan ko lang yun. Hayaan ko na gawin nyo sa akin yun kasi party yun ang tabaho. Okay? So, bukod pa din sa mga inisa-isa niya sa kailan lang yun. Sa Corinthians, no? Tapos na ako sa Corinthians, hindi ko na nalagay. Pero ina-advance ko. So yun, sinabi niya dun, di ba? Dami ko naranasan sa ministry. So okay lang daw. Kasi nga, ito na. Nevertheless, I am not ashamed. So may ano ka na, may clue. Ano kaya yung naranasan ni Paul? Yun daw ay mga bagay na pwede niyang ikahiya. Ano yung mga kahiya? Nagulpi ka. Nakahiya yun, di ba? Kaya iniwanan ka mamaya. May masasabihin dito, iniwanan siya eh. Ang dalawang tao yun. Mahirap banggitin yung pangalan. Sino man yun? Ano? Hermogenes and Phygellus. Anyway, mamaya tayo dun. Kaya sabi dyan, hindi siya nahihiya. Nakulong, hindi siya nahihiya. Anong tayo? Nag-solwining, napahiya. Isa, dalawa. Pagkakapiraan ba yan? Ganun yun. Ano pa yung mga matinding inasasabi sa atin? Bukod sa nasigawan si... Sino nasigawan? Ikaw lang ba? Sino kasama mo? Si Pia. Ano sinabi sa inyo? Nakalimutan. Ba't mo ka nalimutan? Badge of honor mo yun. Nakalimutan yun dapat. Ano ba sinabi sa akin?
Yung hinihiya ka pero hindi ka dapat mahiya. Yung mga hindi ka pinansin. Kala mo, habulin mo pa. Kaya, again, ulitin natin yung ano, kasi hindi inabutan itong mga ito eh. Mayroon tayo lahat dyan, may sagot yung bod eh. Para hindi ka mapapahiya. At ako nag-aalok ng credit card. Hindi ganun. Anyway, kung sakaling mangyari yun, hindi ka pinansin. Mahiya ka, kakahiya mo yung gawain. Dinala mo dito, ayaw nang bumalik. Diba? Lalo na pag may sinasabi kung ano-ano. Mahihiya ka ba? Ano pa? Napagsabihan, nakulong. Ha? Binato. Pinagkamalang ibang... Ano, ibang klaseng Kristiyano. Oo, eh, ganyan naman kayo eh. Pera-pera lang naman yan eh. Eh, pare-pareho naman kayo. No, nakakaasar yung ganun eh, no? Hindi siya nahihiya, inahayaan niya lang. Sige, sige, alam ko naman ha. Kasi ito na yun. I know whom I have believed. Yung pinaniwalaan niya, hindi siya pinahiya. Walang masamang ginawang Panginoon. Totoo, nabuhay siya, namatay, nabuhay siya magmuli. Walang duda dun eh. Ngayon, sa panahon nga natin ngayon, parang ano na to eh. Baliktad na tayo ngayon, parang ano tayo ngayon eh. Hindi na natin sila kailangan convince. Kasi in a way, parang niyakap na ng buong mundo yung Christianity. So in a way, mahirap din. Kasi kahit sa mo, naniniwala ko ba? Oo, naniniwala ko. Pero mababaw yung paniwala nila doon. So again, yung nagpapahirap din. Ano pa? Mamaya, sabihin ko na, yung mamaya, iiwanan siya eh. Gano'ng kaksakit yun na pinaglingkuran mo, tinuruan mo, kasama mo, kung masaya, masaya din sila. Tapos isang araw, ganito. Siguro, may naging kaibigang iba, di ba? O nakaisip-isip, ah, Bible na naman tayo, no? Buong buhay natin, Bible na lang. So, bandang muli, iiwanan ka lang. Di ba? So, ako, wala pa masyado, ngayon-ngayon lang. Naranasan natin yan, dito. Di ba? And then imagine natin yung worst. Kunwari, si DM. Diba? Ano kaya? Nadagit ng ano to. Ano na ba? Iglesia ni Manalo, kunwari. Imagine mo gano'ng kasakit yun, diba? Kaya si Brother James, balik ng GCM, kunwari. Kaya ng brethren. Eh, bro, why? Dito tayo lumaki, dito tayo. Hindi sakit sa akin nun, diba? Eh, kung ako naman, pwede ba yun? Oo, kasi kunwari, ang ganda na standard natin dito, naaalok akong ganyan. Ako yung nagbago. So, napakahirap pag naglilingkod ka sa Diyos, may mga pwedeng gawin yung kalaban na ipapahiya tayo. Kaya, pero sabi dito, kung kilala mo ang Panginoon, at kadukso nun, I'm persuaded. Ano yung persuaded? Magandang topic to, no? So, alam mo ba ang gusto kong mangyari dito ngayon? Kunwari, si Julia, maniwala ka sinabi ko, ha? Di sabi niya, opo. So, in a way, masaya ako. Pero in a way, binibigyan ko yung allowance ngayon na baka hanggang ganun lang yun, di ba? Na hindi talaga siya niniwala. Kaya yung next na term ditong persuaded, ibig sabihin, tayo, hindi tayo namimilit. Kasi pag alam mo na pinilit mo yan, hindi talaga siya naniwala, eh. At ang maganda yung naniwala siya ng unti-unti kasi sa salita lang ng Diyos, sa paniniwala sa salita at siyempre pinatunayan mo sa kanya gano'ng katotoo yung salita ng Diyos. Pag unti-unti yan nanampalataya talaga, yun ang maganda. Amen. Pag sinasabi ni Paul dito, ako hindi naman ako bigla kaya naman ako nasa church, naglilingkod, hindi naman dahil sa, alam mo na, madalas pera, yung mga mababaw pera, kaya may friend ako dyan. Ano, may mga pangit na dahilan. So, dyan kasi ako pinanganak eh. Hindi ko sinabing pangit yung pinanganak dito. Ibig sabihin ko lang, huwag niyong, doon kayo maniniwala na, I mean, gusto ko sabihin, mas maganda yun na persuade ka unti-unti. Kasi nag-iisip ka, ina-evaluate mo sinasabi dito, na totoo pala. Pag pagtanto mo na totoo pala, yun ang maganda. Kasi sinasabi niyo, kilala ko nga yung pinaniwalaan, hindi naman ako pinilit. At totoo talaga to, pinersuade ako unti-unti hanggang nagtiwala ako lalo sa kanya. That he is able to keep. So bakit ka nagtitiwala? Lagi nasa soul winning to eh. Paano mo sabi nagtiwala ka sa isang tao? Hindi mo alam exactly lahat. Kaya magsabi ko, binigay ko siya yung susi ko kay DM.
Siyempre, umaasa ako na hindi mabangga ni nanak ako. Pero, pwede pa rin eh. Hindi mo alam. Diba? Bigla-bigla, kinabahan. Si Christian, alam ko si Christian, minsan nakakabahan eh. Ganoon naman talaga magbago, di ba? Nabangga. So, nagtiwala ako sa'yo, pero hindi ka pala magkatiwalaan. Pero si Jesus daw, hindi ganun. Alam mo talaga, exactly, na ano ba yung pinanatili mo sa kanya, ano ba yung kinumit mo sa kanya against that day? Ha? Faith at ano pa? Ha? Sariling ano? Ano yung kaya niyong panatilinin? Kaligtasan, di ba? Paano mo na siya pinamaliligtas ka? Sige, no? Pinangako niya yun eh. Gusto niya yun. Pinangako niya yun. Binigay niya kung ano yung pwede mo at kaya mong gawin. Tapos ginawa mo naman. Hindi ka naman nagloloko. Hindi ka naman joke-joke. Nanampalataya ka sa kanya. Sabi niya, ililigtas kayo. Mahigyan ka ng Diyos. So alam mo, totoo yun. At obviously, pwede pa nating dagdagan to. Ibang bagay pa, no? Of course, pinaka-pinaka dyan yung kaligtasan. Tama yun. Pero minsan, may kinukumit ka pa eh. Ganyan. Pag yung sa rewards naman, di ba? Kasi tayo na... Ang tawag dito na undermine tayo ng mga yun, mga tatamad-tamad, kasi ligtas na ako eh. So hindi lang yun ang pinangako ng Diyos, salamat, kaligtasan sigurado yun. Pero yung rewards naman, paano yun? Basta lugi ako, di ba? Parang school din, yung sa trabaho, minsan sa trabaho, ang madalas ano yan, tagal ko na dito, talaga nagtapat ako, hindi naman ako na ganyan, ganyan. Yung expectation yan, nakakasira yan, ganun din sa school, nako. Yung iba, school pa lang. Politiko na. Kasi nga, minsan hindi maaasahan pala, ay naloko pala ako, ay hindi tama yung expectation mo. Yan sa school. Pero sa Diyos, meron bang gano'n na pwedeng, ay, ito yung dapat sa akin, hindi binigay ng Diyos. Pwede ba yun? Sa palagay nyo, pantay-pantay ba tayo yung tamad, tsaka yung masyadong tapat, hindi masyadong tapat, yung tapat na tapat. Yung lahat na binigay mo sa Diyos. Kasi kinumit mo rin yun, bukod sa buhay mo at sa kaluluwa mo, yung paglilingkod mo rin. Di ba? Kaya ang tanong dyan, kaya iba parang walang gana maglingkod. Bakit? Kasi hindi niya naintindihan ito eh. No? Pare-pareho lang ata. Ha? Yan ang magkakilala mo sa Diyos. Ano siya? Unfair? So hindi. Kaya pwede mo idagdag dito yun. Alam niya na bukod sa kaluluwa ko, kaya niyang ikip, eh hindi naman sinabi dito nga exactly kung ano yung kinumit niya. So malam, pwede rin, Lord, ako maglilingkod ako hanggang kamatayan. May inaasahan din naman akong rewards, di ba? At kahit dito sa lupa, inaasahan niya, na Lord, poprotektahan mo naman ako. Di naman ako yung tipong arang talunan na, di ba? Naglingkod ka sa Diyos, tapos unang sabak mo lang, patay ka agad or something. O kaya, ay, naglakas loob ka, Lord, bigyan mo ang talino dito, tapos napahiya ka, tuloy-tuloy. Di ba? Okay lang isa, dalawa, sa soul winning. Pero at least yung pangatlo na, at least nag-expect ka din ng victory, di ba, na makakaisa ka naman for that day, lalo pag nagpursige ka. Okay, so sana natindihan nyo yun, ha? Ngayon, balikan natin yan. So, kailangan kilala mo siya. Kaya nga, isa yun sa mga synonyms minsan ng kaligtasan din, di ba? I know him, he knew me, kilala ko ang Panginoon, kilala ako ng Panginoon, isa yun sa mga ibig sabihin yun, ligtas ka eh. Kasi may mga, alam nyo yung sinabi sa Matthew 7, di ba? Nasabi doon, not all that call me Lord, Lord shall enter into the kingdom of heaven. Nasabi ba doon? Yung mga hindi raw sa kanya, sabi niya, depart from me, I never knew you. Diba nang sabihin nung kilala? Eh, kilala mo ako eh. Ibig sabihin, hindi kita kinalala, lalo anak. Anak mo ba ako? Anak kita, tatay, tatay. Hindi kita anak. Okay? So tayo, naniniwala tayo dahil malinaw ang gospel, inaaral natin dito, sabi niya, ang manampalataya, anak, hindi tayo tatanggi ng Diyos. Amen? Again, ganun din yung rewards. Hindi pwede yun na unfair na nagtapat ka, tapos yung iba dyan, papa, easy-easy lang, iba sablay-sablay. Iba-iba rin tayo ng kasipagan minsan. Yung iba, masipag lang at puro sipag. Diba? Nakita niyo yung mga nag-street preaching. Ang nakwento ko sa inyo. Matapang, kaso, ilan na iligtas? Tinanong ko, sabi daw, baka daw isa o dalawa sa isang taon. Sabi ko, sabira. Hindi ka ba nangihinayang dyan? Noong una, magalang yung banda ko, inaasar na rin. Talagang inaasar ko siya kasi nga, kawawa ka naman kung ganyan yung tinuro sa'yo na, di ba? Sana na, tuloy-tuloy pa rin. Hindi, sige, mahala ka dyan. Wala ka punta doon.
Yan, so iba-iba method. Iba, baptism, salamat, mga baptism talagang. Kaso, mayroon pa rin mali, no? So, pag sinabihan mo, mahirap ba yung lahi kang ano, napagtulungan? Di ba? Mahirap na napagtulungan ka eh. May pinagtulungan ko na rin. Anong gusto yung doktrina? Yung pre-trib na lang. Kunwari, kahit sa mga bakla, ganyan. Diyan ako madalas makakuyog eh. You repent of your sin. So, nakakuyog na ako dyan. So, magkapatuloy pa ba ako? Nag-give up ko ba sila? O, depende nga sa iyo. Paglilingkod din yun, napakahirap i-endure nun. Yung iba, agree na lang dyan kasi marami yung ibang gano'n yung pinahiniwalaan. So, dapat hindi. So, hayaan mo lang, hayaan mo lang. Pag alam mong tama ka, maglingkod ka lang ng tapat. Amen? Ganun din. Kunwari ikaw naman, ito, sabi ko kaya nung dati. Kailan lang. Kunwari, nagbago ka na talaga. Pwede na magandang. Nagkamali ka talaga. Diba si Paul ang example dyan. Si Paul, loko-loko, nung una eh. Kaya nung nag-ano na siya, naligtas siya at nagilingkod siya sa Diyos. Ang daming kumukunta sa kanya kasi loko-loko to eh. Hindi maalis sa utak nila yon. So ngayon, gano'n, pag nagkamali ka, anong dapat mong gawin? Pwede rin yun eh. Diba, Lord, nagsisi ka na. Diba, Lord, pinapatawarin mo ako. Tapos ngayon, simula ngayon, mag-aayos na ako ng buhay ko. Eh, inaasar ka na ibang tao. Paano yun? O ganun din, dapat alam mo kung kanino ka nag-sorry, alam mo kung kanino ka nangako ngayon. Kung yung iba hindi na iniwala, di huwag sila maniwala. Kung sa Diyos ka nagtiwala at nag-commit ka at nangako ka sa Diyos, eh, ito pa rin mo yun. Okay, so ang daming pwedeng isama dito kasi committed lang. Kung anong kinumit ni Paul, eh, madami yun. Again, mag-kinumit dito ang pinagkatiwala. So, magtiwala ka sa Panginoon, Lord, nahihirapan akong ganito, pero wala pala ako ibang tatakbuhan eh, ikaw na lang eh. So, ayaw na akong bigyan ng pagkakataon ng kapatid ko, ng ano. Even ng church, kung sakali lang. And anyway, ayun, so napaka-importante. So, itong mga next na verses, ano na lang to. Again, yung dalawang kukontas natin, yung mga sumunod kay Paul at nagtiwala kay Paul at nagtumulong kay Paul and then yung iniwanan siya. At may kinalaman din yun sa mamaya, yung kanina pala, sorry. Yung I know whom I believe. Kasi pag ikaw iniwanan, masakit. Iba naman, positive. Inuuna ko na talaga. Iba naman, ganito. Sumikat ka naman, ang gusto. Diba? Tapos, yan, katulad nga, sino ba sumikat na? Ano? Dating tapat na lingkod na. Kunwari na lang si, ano, si controversial to si, sabi ko lagi sa inyo, sa Indiana. Magaling mag-preach. So, winning si Jack Hiles, okay? So, siguro kung natin, naglingkod siya ng tapat ng dati. Tapos, alam mo, sumikat na sobra eh. Talagang sabi nga sa inyo, yung iba, ginagaya siya eh. Ginagaya pati ubo. Ba't ko mga ganun? Kasi sobrang lagi yung nakikinig. Kasi yung nagsalamin din kahit hindi malabo. Kasi si Jack Hiles nakasalamin. Ganyan ang ganyan yun. Nasobrahan naman, di ba? So, dapat, alam mo kung sinong paninampalataya. Anyway, balik tayo dyan. So, dito muna, medyo nag-segue siya dito. Sabi niya, hold fast the form of sound words. So, kasama ng ating pinag-uusapan dito, especially, again, ang text natin, si Paul, sinasabihan si Timothy, may mga salita or katuruan na buo. Okay, pag sinabing sound, kailan lang pinag-aralan natin yung sound. So, dapat, doon ka lang, huwag ka alis. So, ako, madalas ako nag-iisip pag merong parang nakikita ko, yung iba ay kulang sa pananampalataya. Nag-iisip din ako, anong pwede kong gawin? Nag-gimmick. Ganun eh, baka pwede akong gawin na ginagawa ng iba, di ba, na kahit hindi masyadong tama, baka yun ang makaano sa kanya. Hindi ko maiwasan yun madalas. Pero, sinasabi dito, dapat doon ka lang sa tama, sound. Okay? Doktrina lang. Ngayon, lalo sa JJX, di ba? Paglalo mga bata, di tayo na, ano eh, nag-isip tayo kung paano. Eh, kaso wala namang ibang paraan. Pag binaby mo yan, ganun din. Pag puro saya, saan sila dinadala? Di ba? Hindi pwede yun eh. Kaya again, ang ano nila dito, hold fast the form of sound words. Pag sinabi hold fast, tumangan ka, mahigpit. So, pag tama, Bible lang.
Hindi yung ay, nag-asama, Bible. Ay, ganun ba? Sige. Medyo ano natin. Medyo ano rin tayo, parang CCM, ganyan. Hindi, ganun. Kung ano yung tama, tumangan ka dyan, huwag mong bibitawan. Okay? Figuratively speaking. Which thou hast heard of me in faith and love, which is in Christ Jesus. Okay, anong sabihin nun? So yung sound words, ito yan ha. Parang nasabing mahal ka ng pastor, maganda yung ano eh. Meme ng kailan lang. Sana nakikita niyo yung mga ganun. Sabi ng isang meme. Pag yung pastor mo, sinasabi sa'yo yung kasalanan mo, mali yung, ito, mali ito, mali yan. Diba? Sabi doon, mahal ka nun. Amen? Amen. Yun yung, kasi pag, pag hindi niya na sinasabi yun, iniiwasan niya yun, para lang hindi ka magalit, ibig sabihin, ikaw na yung piniplease niya. Ibig sabihin, hindi ka mahal nun, gusto lang niyang mahalin mo siya. Naintindihan niyo ba yun? Kaya sabi dito ni, kaya actually, yung sound words na yan, yung doktrina na yan, kahit yung iba, nahihirapan, yung iba, nasasaktan, di ba? Boring yung mga karnal, ganun yan, boring yung mga karnal eh. Sige lang, yung pa rin eh, yung talagang doktrina eh. Hindi tayo magbabago dito, papababawi natin, pati Bible, dahil lang, kung anong dahilan. Kaya sabi dyan, which thou hast heard of me, nasa Bible, tinuro ko sa'yo, in faith and love which is in Christ Jesus. Kaya ako sinabi yun, alam ko masasaktan ka kasi may pananampalataya ako, mahal kasi kita. Nakita nyo ba yun? Ganun po napapasa yung doktrina. Kaya yung iba pag nakikita mong ano na, kaya sabi siya yung mga ibang pastor, hindi naguturo ng end times kasi alam nyo na, nalito sila, eh wala naman, karamihan dito, hindi naman magugustuhan yung ganitong toro, wag na yun. Ganun yung mga yan eh. Tatansya ito, ano nang, karnal naman ito, ito, baka pag may binanggit ako about something, ma-open pa, ganun yung mga yan. Yan ang mga temptation sa pastor. Kaya sabi din, hindi, hindi ganun. Sila'y mananangan sa totoo kung pakita mo sa kanila, naniniwala ka rin dito kasi pag hindi ka niniwala din, hindi mo binabasa. Diba? Hindi mo tinuturo. Naniniwala ka ba talaga? O, iba yung oo sa ano eh. Nakikita ko na gusto mo talaga yun kasi binabasa mo. Nakikita ko yung entusiasa mo, puro Bible talaga. Inakabisado mo pa, hindi mo iniiwasan, kahit mapapahiya ka at binoboldya ka na kung sino-sino dyan, hindi ka. Kasi mahal mo yung mga tao. Amen? Ayun yun. So ito na. Okay, tanongin ko ulit kayo. That good thing which was committed unto thee, ano yung good thing na yun? Ha? That good thing which was committed unto thee. Ano yung pinagkatiwala ni Paul kay Timothy? Kung alam niyo yung chapter 2, masahin na natin ha. Ganun din sinasabi dito eh. Yan ha. And the things that heard of me among men with the same commit to faithful men who shall be able to teach others also. So basically lahat na matama yung doctrine, no? So pwede din yung pwede din, mga style, mga ministry, ano, mga karunungan mo sa ministry, nakita mo, testimony niya. Ipasa mo yan sa iba, okay? That good thing which was committed unto thee, lalo pag pastor, inano ka eh, inordain ka eh. So alam mo, meron kang trabaho, pinagkatiwala sa'yo, panatilinin mo. Okay, kaya sa ito, bawal mag-quit. Yan ang ano sa church eh, kaya iba nakakatawang ewan. Kaya meron din kaming kilalang ganon. At yung kilala ko, nakikilalang ganon. Mabuti, pre-niche niya yan eh. So kasi merong mga tao palang, mga quitter ba? Sa ating ganyan, lalo kayo mga lalaki. Kung sakali, magpapastol kayo, patay, kung patay na yon. Hindi, wala nang quit-quit yun. Wala na sa dictionary niyo yung pwede ba akong quit ilang taon? Wala na yun. Tuloy-tuloy na yun. Okay? Walang hirap, walang problema na dapat mag-quit ka. Kasi pag nag-quit ka, pinahiya mo Panginoon. Ganun yun. Yung sabi dito eh. Panatilinin mo yung nag-preach ka. Oh, pwede naman mag-preach eh. Pero nag-church ka na eh. Pag nag-ano ka ng church, wala nang bitawan yun. Okay? So kaya may kalayaan ka, huwag kang magpastor kung medyo ano ka pa, ganyan ka pa. Okay? Kaya ba nakakahiya, ganun, huminto, tas babalik ulit. Ano, hinintay mo?
Ano yung meron ka dati na nawala at bumalik ngayon? Ano? Support? Ganun ba? Ganun madalas eh. Anyway. Ayan. So that good thing was committed to the keep by the Holy Ghost. So again, hindi lang church yun. Pero kung pastoral church yun. And then, of course, yung gospel, wag mo nang ikaw-compromise yan. Okay? Kung may naging kaibigan, kung bagong kaibigan, iba yung tinuturo, ayaw mo mawala yung kaibigan mo, makikipagkasundo ka na doon. Hindi. Kailangan ko ano yung pinagkatiwala sa'yo, panatilinin mo. By the Holy Ghost, which dwelleth in us. Ibig sabihin, matindi ito, no? Ibig sabihin, pinagkatiwala sa kanya, hindi yan basta ano lang. Kung ano-ano lang, kotse, pinagkakatiwala ako sa'yo. Hindi. By the Holy Ghost, eh. Ano yung pwedeng pagkatiwala sa'yo by the Holy Ghost? Ha? Yung gospel doctrine yan yun. Ibig sabihin, puso sa puso yan, ha? Ikaw, DM mo na, si DM mo na, pastor ka. Pinagkatiwala sa'yo yun, hindi ako nagbibiro. Okay, huwag kang maglolo ko doon, saan ka? Dahil lang Diyos, ang Holy Ghost ang yun ang nag-enable sa atin, tapos maglolo ko ka lang. Okay? This thou knowest they that all they which are in Asia be turned. Ito yung sinasabi sa inyo. Lagi na ginawento ni Pastor to. May pagkakataon din naman lahat eh. So may pagkakataon na si Paul, di ba, dami niyang kaibigan. Pero may time din ha. Mga kapatid na to ha. Iba pa yung Hudyong nag-persecute sa kanya. May time daw na may isang lugar sa Asia daw. Sino daw iniwanan siya? May natira ba sa kanya? Sabi dyan all eh. That all they which are in Asia, sa isang lugar na yon lahat be turned away from me. So maaaring siguro sa Timothy ando na iniwanan niya, nag-mission na gano'n siya dito. Kaya sa lugar na yon sumama, soul winning, praise the Lord, bigla siya iniwanan. At itong dalawa pinangalanan niya kasi nga siguro ito yung mga parang limang taon niya nang kasama, umalis pa. So gaano kasakit yun? Kaya minsan gano'n pag parang magdududa ka eh. Yung iyong pastor naman, at salamat din ako sana dadaan sa ganung ano, pero may mga iba nagsasabi ganun, parang nagdududa daw siya kung tinawag siya talaga. Mga ganun. Noong una, yun nga, maganda rin, narinig ko yun, kasi nga, inanda ko yung sarili ko doon. Na, ang pangit naman nung nasa 7 years ka na sa minis, saka ka magtatanong, tinawag ba ako? Ang pangit naman. Pero again, ano rin na, minsan nararamdaman din. Parang, kasi nga, minsan parang wala nangyayari. Yan ang sabi nila eh. So, anyway, hindi naman sinabing ganun si Paul. Ang sabi niya, ina-imagine lang natin. So, kasi siya ay iniwanan lahat ng nasa Asia. Iniwanan siya lalo na itong dalawang to. Again, huwag niyo papangalan sa anak niya yan ha. Phygilus and Hermogenes. Okay, kaya sabi niya dito, the Lord give mercy unto the house of... So, kinalimutan niya na agad. Nabanggit niya, masakit. Pero okay lang. Kasi meron na siyang, ano, meron naman siyang positive dito. Naisip niya na yes, may nang iwan sa kanya, pero naalala niya agad. Yes, may nang iwan, pero meron naman itong pinagpala ito. Sabi niya, Lord, give mercy unto the house of Onesiphorus. So, pag house, ibig sabihin, family lang yan, ha? So, sabi niya, anong ginawa ni Onesiphorus? For he oft refreshed me and was not ashamed of my chain. Nakita niyo kaninang ashamed na naman, di ba? Sabi niya dito kanina, I am not ashamed. So, dito, hindi lang siya. Yan ang maganda dito. Pag yung ibang tao nakita, ikaw, hindi ka naiya. Okay, matapang ka. Dahil ito naman siya nasabi ng salita na hindi ka naiya. Maahawa sa iyo yan eh. But si Pastor, hindi siya na kahit hindi. Sinagawan siya dito. Hindi siya dahil in-invite. Iba, nawala. Iba. Hindi siya nahihiya. Ah, ganun din ako. Amen? Ganun yun eh. Ganun si Onesiphorus. Kaya, tinutulungan siya. Yung iba, binabasta si Pastor. Pero siya, Pastor, sige lang. Diba? Pag-refresh, siya na-refresh. Sabihin, kailan lang binasa natin itong refresh, yung in-encourage. Hindi lang yun. Kasi kaya, may kailangan ka. Tapos, kala ko, wala na ako. Tapos, bigla kang binigyan. Sabihin, ah, wow. Kala kang, or pwedeng refresh, pwedeng tinulungan, kung ano man yan, binigyan ng pagkain, pwede din ganun. Kung kaya sira din yung sapatos mo, binigyan, ay, salamat.
and was not ashamed of my chain. So yun na, specific na. Ano yung mga minsan kinakahiya ng mga tao sa lingkod ng Diyos? Yung pag sila ba'y na-persecute, akala mo, katapusan na nila. Ayan, oh, may kaso ka nga eh. Ano ba yung kaso ko? Diba? Ayan, ano ba kaso ng mga lingkod ng Diyos? Ay, hater ka eh. Ayan, ayan. May kaso kang ganyan. Hindi ka nagpabakuna. Slander, yan. Totoo po yan, slander. Eh, napaka-ano yan eh. Yung iba dyan, pag hindi mo naintindihan exactly yung batas, medyo inaaral ko rin yung slander na yan. Kasi yung free speech. Paano masabi free speech kung hindi ko pwede sabihin to? Diba? Ano si slander? Eh, kung totoo, ano, sinabi ko si Marcos, mag-anakaw yan! Ay, naku, mag-anakaw yan. Oh, naka-record. Slander ka. Pag sinabi slander, sinungaling ka, sinisira mo yung puri ng isang tao. Eh, paano nga malalaman? Eh, yung kaso nga, hindi mag-alaman, diba? Nasabi mo slanderer. So, lalo sa preacher, pwedeng gamitin yan. So, alam niyo naman nangyari kay Paul, wala siyang ginawa, nakulong siya. Kaya magaling din yung katapatid, inintindi niya. Eh, kaya naman kinulong to, kasi mga Diyos to eh. Tapos yung salibutan ng time na yun, kahit sa ngayon, hindi godly. So, nakita niyo yung pagkakaiba. Itong mga nang iwan sa kanya, anong klase to? Sige nga, kung tunay na lingkod si Paul, tapos iniwanan niya, anong klase yan? Kaya tayo ako din, hindi ako naghihinayang na may mawala dito. Kasi sinisigurado ko lang, tayo ba ginagawa natin kalooban ng Diyos? Habang ginagawa natin kalooban ng Diyos, tama yung ginagawa natin, tinuturo natin. Pag may umalis dyan, anong gusto nyo na sabihin sa atin at sa kanila at sa Diyos? Diba? Iwanan ko na yan, ayoko na dyan. Diwag! Ano nasa isip mo? Anong pinagpalit mo? Anong pagpapalit mo? Anong plano mo? Maglingkod sa Diyos? O, tingnan natin after 5 years kung naglilingkod talaga sa Diyos yun. Kaya itong Yahuwah dito, naalala ko tuloy, yun, ganun yun eh. Ang dami ding excuse nun, may sakit ako, may ganyan. Di, pagpapray mo pa ngayon. Magpray natin. Binibisita pa na yun, isa sa amin. So, yung pala, yun lang, ganun, di pala ligtas na, parang di ligtas eh. Nakita niyo yun? So, ganun din yan. Kaya, so, huwag kayong papadala. Siguraduhin niyo lang yung sarili niyo. Okay? Yung mga umaalis-alis, nagmalaki sa gawain, na-corny yan. Na-corny yan ka sa totoo. Diba? Ikaw ang corny. Anong palit mo dito? Tsaka karamihan yan, di naman papakita, hindi naman kayo pag-uusap ng ano eh. So, busy ako. Kami hindi, ano. Ayun yan. So, sana nakukuha niyo yung lesson dito, di ba? Nakukuhaan natin ng lesson eh. So, ganun yun. Kaya, Onesiphorus, yan ang pangalan niyo sa anak niyo. Napakahaba lang. Eh, siguradong walang hit yan sa, ano ba, sa NBA. Ah, NBA. NBI. Onesiphorus din. Malam mo, meron din. Ha? Onesiphorus. Onesiphorus. Okay. Oni na lang. In short. Okay, magandang ano to si Onesiphorus. So again, hindi siya nahihiya kay Paul. At hindi lang yon. Ito yung gusto kong bigyan ng dito. Hindi natapos dun eh. May pagkakataon daw. But when he was in Rome, he sought me out and very diligently and found me. Buti sa ngayon may text eh. Diba? At kung nawala yung number, may Facebook. Hanapin mo lang. Nasaan ka ngayon? Where are you? Makikita mo yun, di mahirap. Andito yung address ko pala, oh, GPS. Eh, nung panahon nila, walang ganun. Paano mo nalaman yun? Sino dito si Paul? Sino Paul? Sabagi, sikat si Paul, no? So, siya ay hinanap. So, ang gusto kong point po dito, ganito. Amen, ano yan? The Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day. Anong day yun? Madalas po yan that day, kanina that day din, di ba? Ano na yan? Yan, against that day. Ano yung that day na yan? Yung pinapuntating bagay, araw pala, na hinahintay natin? Either second coming, rapture, or mamatay tayo at makapunta tayo sa Panginoon. Yan lagi yan. Hindi na binabanggit dito kasi importante yan. Yun eh. Nagkakaintindihan na tayo doon. Kaya sabi dito, kung sakaling mamatay siya na si Peter's Lord, eh ligtas naman to, pero siyempre, ang gusto yung panalangin niya, ano, siyempre,
kaawaan siya ng Panginoon. Amen. Bukod sa maligtas, yung rewards, yung sabihin, hindi mawala yung dapat reward sa kanya. At nabanggit din dito yung and in how many things he ministered unto me. Nakita niyo yun? So pag ikaw pala, lingkod ka na Diyos, tapos tapat ka, ganito, nanakomend ka. Diba? Eh ba sinasabi yung pinag-iayabang? Hindi pinag-iayabang. Sinasabi lang dito para gayahin nyo. Amen? Iba yung nag-iayabang ha, yung puro yabang, yung alam nyo na yun. Pero pag kailangan sabihin talaga, para gayahin natin. Amen? Kaya, again, last na banat dito, yung gusto ko dito. I-contrast natin itong Phygelus and Hermogenes kay Paul. Ha, kay Onesiphorus. Itong mga to, kasama na ni Paul, iniwanan pa. Si Onesiphorus, may time na, naglingkod siya kay sa Panginoon, tsaka kay Paul, pero nung nawala siya, hinahanap siya. Diba? Baliktad eh. Pastor, saan ka nang gali? Ano? Namiss kita, Pastor. Saka, amusta ka naman? Hindi tayo nagkikita. Hindi ka pupunta eh. Dito lang naman kami. Diba? Ganun pang namiss. Ay, namiss ko sa church. Okay din kung totoo, no? Pero, tingnan natin yung dahilan. Bakit? Nang-iiwang ka kasi. So, yan ang term sa Hebrews 10:25. Alam nyo, di ba? Forsaking. So, ikaw, pag hindi ka nag-church, lalo na kung walang dahilang maayos, tapos magsisinungaling ka pa, so, busy ako eh. Yung aking, ano eh, tinatawag na akong labada ko eh. Meron mga ganun? Ay, alam ka pang ano. Tinatawag ako ng ano eh. Kaibigan ko ng ano, kailangan kong huwag ka lang magsinungaling. Diyan nag-uumpisa yun eh. Pag nagsinungaling ka ngayon, kala mo naniwala. Eh kami, sanay na kami dyan. Ano maniniwala dyan? Pag hindi kita pinagalitan, may sabihin, pinagtsatsagaan ka na. Pinag-pray ka na ano, sana matuto or sana paluin para matuto. Yan. So si Onesiphorus talagang walang dahilan eh. Hinahanap niya talaga eh. At ang maganda doon, and found me diligently. He sought me out diligently. Pag gusto mo makita yung lingkod ng Diyos, yung fellowship na maayos, hahanapin mo yon. Kaya tayo, ganun tayo dito. Kung talagang may umalis, talagang may dahilan, babalik yan. Amen? Iba naman na nashare natin, maaalala ko naligtas talaga. Kausapin sa Panginoon, pupunta yan dito kung kailangan ano, magpa-advertise pa tayo sa Facebook. Ikaano ba yan? Hindi na, ala sila. Kasi pag talaga naghahanap, makikita mo yung hinahanap mo. Lalo na pag mabuti. Okay? So balik tayo dito ngayon. Kilala nyo ba yung pinagtiwalaanan nyo? Madi-discourage ka ba? Pastor ako, nagkamali ako sa buhay, wala na. Hindi na ako mahal ng Diyos. Wala na akong pag-asa sa buhay. Na, pag yung kaibigan mo dyan, yan ang sasabihin sa'yo. Wala ka ng pag-asa. Sabi na, kilala ko yung pinagtiwalaanan ko, hindi ako iiwanan nito. Kaya ka nga, pinatawad eh. Pag pinatawad ka, umaasa yun. May pag-asa ka. Diba? Pag hindi mo, pinatay ka na ng Diyos, yun ang sinasabi ng mga pastor. Pag pinatay ka ng Diyos, wala ka ng purpose. O, may buhay pa ako, pastor, kaso napilayan ako. May purpose ka pa rin, buhay ka pa. Pastor, din ako pag soul winning. Pag wheelchair ka, itula ka ni Brad, ikaw yung soul winning, ikaw yung nagsalita. May purpose ka pa, buhay ka pa eh. Pastor, din ako po siya, nasira, may iba ka pang gagawin. Ano pa yung pwede natin pasok dito? I know whom I believe. Alam ko yan. Ang dami, halos lahat. Nag-i-invite ka, hindi ka pinapansin. Yung iba, pinapansin ka, si iwanan ka. Kilala ko, pinagtiwalaan ko. Amen? Ay, parang di ako ligtas. Diba? Tinanong kami kagabi, ligtas ka ba? Hindi ko po alam eh. Kasi sinaulo kasi. Ganun ang gagawin sa'yo ng kasalanan. Kahit ligtas ka, magdududa ka kasi. Alam mo, huling-huli ka eh. Ang saklap naman talaga, no? Ligtas ka ba? Ligtas ka ba? Yan, kasong yan, ginawa mo yan, ligtas ka ba? Opo! Yeah, parang ano naman talaga, di ba? So, pero hindi nawawala yun. Pero magdududa ka.
Pero kung alam mo, kilala mo, naniwala ka, totoo, eh, walang mag-co-condemn sa'yo. Amen? Amen. Ano pa? So yan, bakit alam mo, kilala mo ang Panginoon, kaya niyang gawin lahat. Okay, especially yan. Nabanggit na natin, ang pinangako niya, kaya kanyang ligtas, kaya kanyang patawarin, kahit nalaglag ka na, kaya kanyang ibangon. Tulungan mo siya, siyempre. Yung kailangan kaya mong gawin at dapat mong gawin, gawin mo. May anong ano pa mahirap na ano? Pinakamahirap sa buhay. Todo na natin. Nare, nalugi ka sa business, wala na to. Dito na lang ako, makamatay na ako. Hintayin ka na lang ako. Hindi, kaya ka pa rin, di ba? Tiwala ka, unti-unti, balik, ano pa? Walang trabaho, di ba ang asawa mo? Ano man yan? Pag-asa, bumagsak ako sa school. School pa lang yan eh. Nakamiss ako ng isang taon, ng isang sem. Busted ako. Wala na magkakagusto sa akin. Kung ganyan ka, malamang. Sobrang hina mo kasi. Pero kung may tiwala ka sa Diyos, amen. Sa daming tao dyan eh. Amen? Amen. Ano pa, mahirap. Yung kailangan natin magtiwala sa Diyos, kahit saan eh, no? Wala na akong friend, siniwala na akong friend ko. Kasi nalaman niya, binadmouth ko siya. Marami kang friends, no? Pwede pa rin makabangon. Ngayon, kung sinungaling ka, yun, may pag-asa ba yung sinungaling? May pag-asa ba yung sinungaling? Sinungaling eh, wala na. Ay, kung magsabi ka ng totoo this time, wala na pag-asa, sinungaling yan eh. Ilang sinungaling bang sinasabi ng sinungaling? Pwede mong tigilan yun eh. Diba? Pero mahirap. Yan ang magiging topic natin Sunday. Okay? So mahirap pero pwede. Pinatawad nga si Paul eh. Tapos naging grabe pa siya. Ginamit pa siya ng Diyos. Tapos ikaw pa. Ano ba? Basically lahat eh. Ano yung pinaka-tragic na pwede mangyari sa atin? Hirap ng buhay. Ikaw pa nagsabi niyan? Hindi kinaasahan sa'yo yan ah. Hirap pa nga ba? Nakakasal sa mga. Hindi, okay lang. Stephen, ang problema to sa ano? Nag-iisip. Ang hirap, di ba? May pag-asa pa rin. Amen? Amen. Stephen, may pag-asa pa, di ba? Eh, pakamatay na ako. May pag-asa ba? I know whom I believe nga eh. Kung kilala mo ang Panginoon, tapat siya. Hindi kanya iiwan pag anak kanya lalo. Ano pa? Ay, yung kapatid ko po. Kapatid mo lang yun eh. Ano pa? Ano? Wala kahit ano pa yan. Basta nagtiwala ka sa Panginoon. Amen? At yun nga, dapat kilala mo siya. Hindi yung tipong hindi Jesus ang pangalan niya, Yahuwah. Ah, ganun pala. Ang bilis mong ano. Pero nagtiwala ka, yun yung pangalan niya, mali pala. Lahat mali. Si Yahuwah lang ang tama. Ang mira. Ano ba? At hindi ko matapos kasi kulang eh. I know whom I believe. Yung wala ka ng kakampi. Imagine nyo, katulad na, pag tinignan mo, konting-konti tayo kumpara sa iba eh. Ang iyabang yung mga yan eh. Oh, kung sa classroom nyo, ikaw lang hindi nagpabakuna. At akang baliw eh, palagay nila eh. Yun ang sinabi sa akin eh. Hindi ako, ba't di ganun? Ha? Lahat ang sinabi ng experts eh, ganyan eh. Sabi ng expert, ganyan eh, ngayon. Oh. Diba? Para tayong tanga nun eh, no? Ay, among baptist ako, dati pareho kami, tapos bandang uli eh. Pabakuna na siya. Ngayon, mukha na akong Iwan. Oh. Hindi, I know whom I believe. Ano kinalaman ng bakuna doon? Malaki! Kasi may kilala tayong ano eh, namatay ng hina doon, tapos ano, nakalimutan mo na lang kasi takot ka, ayaw mo pagbawala ng SM, ganun. Yun lang pinagpalit mo, SM. Ay, yung business yan, hindi mo pwedeng ano eh.
Huwag restrict eh. Unless talaga 666 na. Huwag yun talaga, yun na yun. Again, pwede tayong magtanim sa labas. Ano pa? Ano pa akong 5 minutes? Saan condition mo sa buhay, sitwasyon sa buhay na ano? Alam ko yung pinaniwala ko, kilala ko siya eh. Kilala ko siya eh. Hindi naman siya yung tipong ano eh. Nangako tapos ipapakuin niya. No? Hindi ko alam ba't ganun yung kasabihan. No? Pako. Pangako, pako. Nag-stick lang, ganun. Ayan, ito lala. Ano pa? Mga bata ngayon, isang dadrama na sa ano pa lang eh. Yung school nyo, ano pa lang yan? Pahapyaw pa lang yan. Diyan pa lang kayo sinusubok. Kaya gusto ko sabihin sa inyo pala, yan naman, no? Yung grades, maganda yan kasi alagaan nyo. Pero still, character pa rin. Dine-develop kayo. Yung iba na ipag-away dahil sa grades, yabangan, di ba? Ako top 1, ikaw top 2. Sila mismo mag-uungusan. Yung teacher naman, okay yan. Para ano, pagalingan kayo. Character pa rin dapat ang nade-develop sa inyo. Kasi yung mga grades yan, bandang uli, mabaliwala yun. Eh. Alam nyo naman yung blessing na lagi siya sabi sa inyo, di ba? Ito, wala masyadong talino. Pero may binigay sa kanya anong blessing. Kuna, pinamanahan siya ng business. O di, kailangan mo ba ng talino sa mat doon? Konti lang. May mga pag-blessing, pag-binigay sa'yo, minsan walang magagawa yung iba. Yung iba naman, nakapag-asawa ng maayos. Di ba? Kailala kaming ganun eh. Iba naman, baliktad, nakapag-asawa ng hindi maayos. Hindi, yung pangarap niya, bagsak. Di ba? Ano pa? So, pero yun nga, kung alam mo kung kanino ka nagtiwala, eh, hindi ka niya papahiya. So, siguro doon mo kilala mo yung Panginoon. Amen? Lalo kayo mga yung mga batang to. Siguro doon nyo na hindi kayo nadala lang dito kasi wala kang choice. Aralin mo rin sarili mo. Amen? Aralin mo. Kilalanin mo siya. Hayaan mo, persuade ka. Unti-unti, unti-unti. Huwag kang, pagdating sa pananampalataya, hindi pwedeng pilitan. Yan lagi ko sinasabi sa inyo eh. Pag pinilit ka, short circuit na yon. Pag pinilit kang paniwala ang isang bagay, mali agad sila doon. Kaya ako dito, wala akong pinipilit sa inyo. Like, hanggang babaka pa natin scripture yan, lahat. No? Kahit ako ay, sabi nga sa inyo, meron akong inclination against, yan, yung magsalita. Hanggang natin, ako nagsasalita eh. Pero kung yun ang kailangan nyo, sige, pag-usapan natin yan. Amen? Huwag kang yung, basta naniwala na akong ganyan. Wala yun. Basta. Ano kung basta naniwala? Ano yun? Bakit ka may niwala? Nakita mo, totoo, di ba? Ay, totoo pala yun. Tama pala yun. Ay, may tanong sa utak mo. Itanong mo! Ay, ano? Kunwari, yung iglesia na yung manalo tayo dito. Anong gagawin mo? Okay na po yan. Hindi. Pag sinabi sa Bible, parang mali tayo, pastor, ha? Pag-usapan natin. Kasi ang katotohanan, naniniwala ka pa kayo na persuade. Unti-unti, nakita mo, tinanong mo, nasagot, eksakto. Lalo ka ngayong mananampalataya. Yung seminar nating next, di ba, yung historicity of Jesus, no, ang ganda nun. Dadaanan natin lahat yun. Paano mo sabi totoo yan? Eh? Sinulat lang ng mga disipulo yan. Siyempre, masabihin nila, yung si Jesus magaling kasi sinulat nila yan, di ba? Parang mga Marvel. Mas magaling to kasi para humanga sila. Lagay natin dyan lahat, oh, di ba? So, ang talino niya, ano man yan. Parang magaling. Eh, paano kung ganyan sabihin na iba eh. Kaya naman sinabing nabuhay si, muli. Parang magaling, di ba? Ganun ba? Kaya, hayaan mong tanungin mo yun, then, patunayan ng scripture, tsaka ng explanation ng scripture, and history itself. Kung paano totoo ang Panginoon at mga salita niya. Okay? Pag nangyari sa iyo yun, tapos sinubo ka, oh, doon na tayo ngayon. Mga bata, ano pwede ka sa nga pwede subukin?
Ito, mga magtatrabaho. Ang sabi ng tinuturo sa atin dito? Magtrabaho ka na, ano? Ha? Ang gagaling nyo talaga. Bago yun! Bago yun. Ano? Siyempre, walang compromise yung trabaho nyo. Ay, masarap. Ang hirap maghanap ng trabaho walang pasok ng saan. Dami dyan. Ate ka lang. Kung gusto mo, yung unang na-apply mo, yun na. Ay, malaki seldo. Okay na to. Huwag gano'n. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Amen. And then yun, tama rin yun. Naku, napakahirap niya pag di ka na sanay. Kung gusto, bibigay ko lang. Kakain nila ni Stephen yan. Diba? Ba't sa kanya? Sa akin na lang. Ganun ba? So, may gusto ko sabihin niya. So, matetem kayo. Pero pag kilala nyo, yung pinaniwalaan nyo, malinaw yan sa Bible. Oh. Masheshake ka ba? Kaya huwag ka na mag-tight. Sabi mo na yan. Okay na dito. Magtrabaho dito sa nightclub. Okay lang yan. Gusto mo, wala kang kakainin. Oh, dito ka na. Masusubo ka. Pero pag kilala mo, yung pinanimpalataya mo, eh, ayoko dyan. Sabi ng Diyos, masama yan eh. Diba? Ano pa? Sa trabaho, sa kaibigan, dinadala ka ng kaibigan mo, Joshua, ano to? Public pa naman to. Sinabi, Joshua, ano mo gusto? Games? I don't know. Nauso ngayon yung mga gaganda ng, ano, mahal ng item by setup nila. Eh, meron pa silang ganun yung pwede kang humiga, pwede kang ano, tas ang ganda ng monitor, oh. Dito tayo, maglalaro tayo dito, e-sport. Huwag ka na mag-aaral. Loko yung ano eh. May nag-meme na naman. Sorry ha, patagal tayo ng konti. Gusto mo ka-relate si Joshua eh. Yung mga Pilipino daw kinakatakutan, bukod kay Manny Pacquiao kasi boxing eh. Yung isang payat na bata, ano kaya to? Yung pala, ang galing mag-dota. Kinakatakot ng ano. Ano Joshua, pag niyaya ka, babayaran ko to. Maghapon tayo dito maglaro. Eh, mali daw yan, sabi ng Bible eh. Mag-aral muna ako. Kung alam mo kung sino kilala mo yung nagsabi sa'yo mali yan, at mas may bigyan ka na mas magandang future, kilala ko yung nagsabi sa akin eh. Amen? Oh, doon tayo sa love life. Doon tayo matapos. Ano naman? Yung naliligaw sa'yo, unbeliever. Kaya unbeliever yan. May gawin natin to. Oh. Gawin natin to. Oh. Alam mo, galit ang Diyos doon. Alam niyo, fornication, ilan yung pinatay, bad? Alam mo, tango tuloy. Libo yun eh. Stephen, 23,000 ba? Pinatay ng Diyos. Ito yung kay Baylak. Ito, ito. Ay, hindi. Ayan. Jude. Ito nga tayo mo ba, di? So, may sinabi. Anyway, alam nyo na po yung fornication, di ba? Eh, basta, wala namang, ano, wala namang nasaktan eh. Ito, 3 and 20. Ano sabi ko kanina? 23. Ayun. Neither let us commit fornication. Ilalim mga missionary, di ba? Punta ng punta kung saan-saan. Pwedeng sumideline, di ba? Huwag tayo, lalo yung lahat tayo dapat. Kasi sabi dito, ang sinabi dito, pinaalala niya, kung alam niyo sa numbers, isang araw lang patay sa kanila, ilan? 23,000. Ba't naman sama naman ng Diyos? Ganong agalit ang Diyos doon. Kasi gagayahin pa kayo, gagayahin. O, ano mangyayari? Mababastos na naman ang gawain ng Diyos niyan. Kaya again, balik tayo dito. Sabi dito,
Pag kilala mo yung pinaniniwalaan mo, kahit pilitin ka niyan, ay na, gawin natin. No, ay na. Ay na, ML na tayo. Cutting classes na tayo. Yun na. Huwag ka na mag-church. Ano sanay? Ay, ang kulit po ito. Kasi yung kinulit ako eh. Kung alam mo kung sino pinaniniwalaan mo, ano, kilala mo ba ang Diyos? Yun ang tanong sa ating ngayong gabi. Kilala mo ba siya? Anong klaseng temptation na pwede kayo maglayo sa Diyos? Kilala mo ba siya bukod sa pagpapalain kayo, pagsumunod ka sa Kanya? At kabaligtad lang, parang last week lang, last Sunday, di ba? Ano yung last point natin? Bakit dapat tayong umiwas sa kasalanan? Paparusahan ka ng Diyos eh. Kilala mo ba ang Diyos? Na hindi siya yung tipong parang babastusin mo lang. Na, eh, layan. Wala yan. Pag dumating yung parusa, ano, wala lang. Mararamdaman mo yun. Kaya po ngayon, kaya lagi nyo sabi sa inyo mga kwento kasi kayo mga bata pa kayo. Kaya nakwento namin sa inyo yung mga nagsisi na ba. Diba? Pag dumating na yung parusa, believer mo yun, unbeliever, obviously, yung unbeliever, impyerno yan. Unbeliever, ay, ligtas naman ako eh. Kaso may pwedeng gawin sa inyo para save David. O, gusto mo ba nangyari kay David? Nasira yung pamilya niya. Kung gawin sa'yo, pwede mang gawin ng Diyos sa iyo, kahit sino ka pa. Naglilingkod ako sa Diyos, eh, nagloko ka rin eh. Masira pamilya mo, magkasakit ka ng ano, nakakahiya. Kunwari, ano yung nakakahiyang sakit? Kasi nakakuha mo ka, kung kanina ko pumapatol. AIDS yun. Isang beses lang yun, magka-AIDS ka, ano, itsura mo. Hindi ka magagamot kahit ano yaman mo. Nakakahiya pa. Sino yung, ano kinamatay ng kuya mo, ni ate mo? Sinungaling ka? Wala po, ano lang na, ano, nagising patay na. Eh, ba't yung, ano, ba't yung balat niya, parang, ano, ganyan, AIDS eh, no? Pag namatay ka, pangit niyan. Ba't ganun, no? Nakakahiya. Men? So again, ilang taon kayo ako, sabi nga sa'yo, ilang taon na akong Kristiyano. Inaaral ko pa rin to. Bakit? Kasi gusto ko pa siya makilala ng gusto. Amen? Ganun tayo. Kaya walang boring dito, walang hinto-hinto dito. Wala eh. Pwede bang ma-perfectly makilala mo siya? Hindi posible, di ba? So anyway, sana nakilala natin ang Panginoon. Kung hindi pa masyado, basta hindi ko mo siya, kilalanin mo na siya. Kasi si Paul, siya yung example natin, pambihira. Bakit ganyan ang paglilingkod ng Paul? Kilala niya daw yung tagapagligtas niya, Panginoon eh. Kaya nagawa niya yung dapat niyang gawin at nagawa niyang dakilang gawain. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. Nakita namin ulit, nga balikan namin kung paano nagtapat sa inyo si Paul, si Timothy, pinapasa yung mga bagandang bagay, kaligtasan, doktrina, Panginoon. No, Panginoon, ganun din kami, ang mga atap kami, Panginoon, na gumawa ng dakilang bagay sa inyo. Especially, minsan diyan, dakila isang araw lang. Yan po, ipagtatapat sa inyo ng everyday. Hanggat kaya namin, tumagal kami sa church, tumagal kami sa ministry. Mas maipo namin yung aming good works, Panginoon, especially soul winning. Basa namin yan, may turo namin sa iba. Panginoon, suporta namin gawain. I pray na makita namin, Panginoon, pananampalataya ni Paul na pwede niya i-declare, Panginoon, at ulit-ulitin. Kahit dumating yung mga mahirap na sitwasyon sa kanyang buhay, iniwanan siya. Nagulpe, Panginoon, nakulong ilang beses, natali, nabilanggo, Panginoon. Sabi niya, kilala ka niya. Nanampalataya kami sa inyo ngayon, ng isang araw, nanampalataya kami. At habang inikilala ka pa namin ng lubos, lalo kaming tumitibay. Lalong lalayo kami, Lord, sa mga dapat namin layuan. At nagkamali na, Panginoon, kami po ibabangon dahil, again, yung pangalan ay the faithful God. Kayo po itapat. Sabi niyo, sa inyong salita, Panginoon, if we confess our sin, you are faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. May pag-asa pa. Sari nagkamali, kilala ka rin namin bilang, sabi niyo sa inyong salita, your mercy endured forever. Hindi po nagtatapos yan. So, nawa, ay kilalanin ka namin naman kung anong alaga kayo, kay Diyos, matapat, makapangyarihan, at nagmamahal din kayo, pero nagpaparusa din kayo. Nawa, ganun po ang aming frame of mind as we continue to serve you, Lord, at makilala pa kayong lubos. Alam po, Lord, gabayan yung bawat isa sa aming buhay, Panginoon, mga pagsubok meron kami this week.
And in the coming weeks, Panginoon, na ma-deal namin to Lord as a church para again, walang nalilangan at walang sagabal sa paglilingkod ng tapat sa inyo, Lord. Salamat po, Lord. Alalanin niyo ng mga itatapat sa inyo naman. Biyaan niyo sila sila. Lalo niyo silang pagtibayin, Panginoon, para lalo po sila maglingkod ng tapat sa inyo. Matagal at effective, Panginoon. Salamat po, Lord. Katiwala niyo aming trabaho sa inyo, Lord. Nag-aaral, pamilya, Panginoon, relationship. Kaya malalati. In Jesus' name we pray.